Yo, what's up mga Kaipop? It's me, James Puff, at nagbabalik para sa isa na namang video review. At sa video na to, sabay-sabay nating silipin ang Tauren 1 RTA. Welcome back to my channel mga Kaipop at yung mga bago sa channel ko. Ako nga pala si James Puff. Gumagawa ako ng mga video, tutorial, tips and advice, mga vlog and review dyan sa channel ko. So, i-check nyo yan and don't forget to subscribe para ma-update kayo sa mga bago pang video. So, ngayon sa araw na to ang pag-uusapan natin ay Tauren 1 RTA by Thunderheads Creation. So, pinadala nila sa akin to para gawa ng review. Dito sa channel natin, hindi lang yan, pati itong max mod nila, pero separate natin yung gagawin yung review. And etong t-shirt, wires, Sing Sing. Ayan. Thank you so much, Thunderheads Creation. So yun, simulan natin, i-unbox natin siya, tapos sasabihin ko lahat ng mga nagustuhan ko sa hindi. Alright, so eto na ang packaging ng ating Tauren 1 RTA. Nakalagay siya sa parang pouch. Ayan, may nakalagay ditong 1. Tapos mga warnings, Thunderhead Creations. Tapos meron siya parang keychain na nakalagay kung anong color. Ayan, kulay gold ang sa atin. So, open natin siya. So, ayan ang laman ng ating pouch. Meron siyang isang extra glass. Hindi siya talaga totally glass. Para siyang plastic bubble glass. Tapos yung mismong 1 RTA, lalagyanan niya. Tapos, spare. Meron na dyan ng mga spare o-rings, spare screw, allen screw. Tapos, nandito yung user manual. Then, yung warranty card natin. Meron din tayong kasamang flat screw. Alright, so ito na yung pinakalalagyanan ng ating 1 RTA by Thunderheads Creation. Ayan, nakalagay sa ibabaw. Tapos yun yung sa harap, 1 RTA, yung logo nila. Then, ito yung pwede may scratch. Tapos punta ka lang sa website nila para malaman mo kung legit yung nakuha mo. Meron din silang QR code sa ilalim. Ayan. So ano siya, metal siya. Napakaganda ng lalagyanan ng atomizer nila. Ngayon, open na natin, natitread to. Ayan. So, napakaangas kasi yung atomizer mo sa loob, nakasalpak din siya. So, kailangan i-thread mo siya. Napakaganda. Pwede mo siyang gamiting stand na ganyan. Ayan, nakascrew dyan yung atomizer natin. So, ito na mismo yung Tauren 1 RTA. Ayan. Tawin natin siya ng malapitan. Ayan, sa may harap, makikita natin yung logo pa rin nila. Sa may chamber. Tapos, ayan, sa ibabaw, sa may tip. So, ang size ng atomizer natin is 24mm in diameter. Ayan, sa ilalim, makikita natin. Thunderheads Creation, yung serial number. Ayan, nasa 1,126. Itong nasa akin. Then, dito sa part na to, nandito yung air holes natin, kabilaan. Airflow control, yan. Iikot mo lang siya. Medyo tight pa siya hanggang ngayon kasi hindi pa natin siya nagagamit. Bali, ang refill natin is sa may taas, top refill siya. Thread mo lang to, ayan, kabilaan na ang pwede mo lagyan ng juice, diretso na yun sa tank. So, ang capacity ng tank natin is 2ml. Kapag ginamit natin yung frosted bubble glass is 4ml siya. Tapos, ang tip natin is 810. Ayan, 810 drip tip siya. So, silipin na natin yung deck niya. Alright, so ito na yung mismong built deck natin. Meron kang option dito kung dito ang kung alin dyan ang gagamitin mo. Kasi single coil lang siya. Basta ang gagawin mo is isa dito sa kabila. So kaya apat yung ginawa nila dyan. Napakaganda nun. Kasi pagka magkaiba kayo ng ikot, halimbawa, clockwise ang ikot mo. Yung isang paa ng wire nandito, yung isa nandito. So kung counterclockwise naman ang pag-ikot mo, lalabas na nandito yung isang paa. Tapos nandito yung isang paa ng coil mo. So, ayan ang ating na natin ang malapitan. Meron siyang honeycomb na style ng air holes dito sa loob. So, meron ka dito sa may gitna. Meron ka rin dito sa may mga gilid. So, palagay ko mas maganda kung ang coils natin is pasok dito. Huwag lang sobrang didikit dito sa baba. Pero, dapat tumatama yung mga air holes na yan sa coil. So, siguro mga ganyan ang pwesto niya. Dito naman yung daanan natin ng cotton. So, lagi ko sinasabi, pag nag-cotton tayo, importante na masarahan natin to. Hindi kailangan sobrang higpit, basta kailangan merong cotton yan hanggang dito sa baba.
Ganon din sa kabila. Sa kabila niyan, pag ganito ang coils natin. So, yung chamber natin, ayan yan ang itsura niya sa ilalim. Okay, so itry na natin siya i-build. Alright, so yung gagamitin nating wire is standard head creation resistance wire. Ganda ng wire na to. Ayan, nakita nyo. Kung ano yung nandito sa drawing. Yan, ito, yan. Ginawa ko is 6 loops spacing. Tapos ayan, medyo nakapaslant ng konti yung paa niya ng magkaibang direksyon. Kasi, pag ganito natin siya ilalagay. Yan. Installed na natin yung ginawa nating wire. Yan, palagay ko sakto na yan. So, adjust ko na lang siguro ng konti. Ayan, nandiyan siya sa gitna. Ayan, palagay ko naman saktong-sakto yung pagkakakoton natin. Yung pagkakakat natin ng koton na yan. Na hanggang dyan siya sa may lalagyanan niya. Alright, so tapos na tayo dito. Last look muna tayo ng malapitan sa Tauren 1 RTA. Tapos balik ko na sa akin yung camera para sabihin ko yung mga ibang detalye at yung mga nagustuhan ko sa hindi dito sa atomizer na to. So yun nga mga kay-puff, nakita niya na kung anong laman ng packaging niya at saka kung paano siya i-build, ano yung itsura ng deck niya. So ngayon pag-usapan natin yung mga detalye dito sa Tauren 1 RTA. So unang-una sa mga magtatanong kung magkano to, nagkakahalaga po siya ng $39.9, yan yung SRP na sinend sa akin ng Thunderheads Creation. Kung convert natin sa peso, nasa 2,000 pesos siya. Tapos ang sabi naman sa akin, maraming website na pwede nyo siyang mabili na mayroong mga discount. Pero ang SRP talaga is yun nga, $39.9, 2,000 pesos. So i-check nyo sa mga vape shop na malapit sa inyo or online nyo kung siya kunin. Kasi sa pagkakalam ko, hindi to ganun kakalat dito sa Pilipinas. So usually kung talagang interesado kayo dito, mag-check kayo online, pwede kayo order online. Ano yung mga nagustuhan ko dito sa Tauren 1 RTA? Yan. Unang-una sa looks, wala akong masabi. Ang ganda. Maganda yung design. Saktong-sakto yung drip tip. Ang ganda. Ultim siya. Tapos ayan, may mga pangalan pa yan. Thunderheads Creation, yung mga logo nila. So wala akong masabi sa design. Okay na okay yun. Mas mahilig ako sa tank na ano, na top airflow, pero ito sa baba okay lang din naman since adjustable siya, pero mas gusto ko talaga yung top airflow kung para sa akin mismo. Performance, so vape lang natin. Sa lasa, sa vapor, syempre hindi to ginawa pang cloud chase, kaya nakita niyo yung build ko kanina, spacing siya. Kahit naka full mic ako, yung mga iba magtataka dyan, ba't ko ginamit yung tank sa full mic kasi hindi daw pwede lang, sabi ng iba. Pero hindi, pwede yan, walang problema yan. Binildan ko siya ng mataas ang resistance. Kapag mataas ang resistance, mabagal ang ramp up kahit naka full mic ka. So mabagal ramp up niya, saktong sakto, kahit i-chain vape ko to, hindi mag-iinit yung baterya ko, hindi rin mag-iinit yung mod ko. So aralin niya yan para makuha niya kung paano. Kasi sa full mic, wala tayong adjustan, hindi katulad sa mga variable na ma-adjust mo yung power mo So dito, i-adjust mo yung build na babagay talaga dun sa atomizer mo. So yun lang, explain ko lang konti kasi baka mayroong magtanong. Sa lasa, oo, malasa siya kasi usually napapansin ko yung mga naka-honeycomb design na mga air holes, talagang sobrang lasa niyan kasi parang mas pino yung hangin, mas maganda yung tama. Basta gawin nyo lang ng perfect na talagang yung coils nyo tumatama dun sa daanan niya ng hangin. So pagdating sa lasa, wala rin akong masabi. Sa vapor, pwede itong mas lumakas yung vapor niya, pero hindi siya ginawa para doon. Ginawa ito para mas malasa kasi nakita niyo naman single coil lang siya. Kaya yun, tapos E10 tip, common na ngayon. So kung gusto mo palitan, pwede mo palitan yung color. Gustong-gusto ko yung color na pinadala nila sa akin. Sobrang natutuwa ako sa Thunderheads Creation dahil pinapapili nila ako ng kulay lahat. Basta yun, pinaka badge ng Thunderheads Creation, ito ang angas tingnan para sa akin. Okay yan. So, yun lang masasabi ko dito. Alright, so yung downside niya para sa akin is yung air holes niya ang hirap pihitin.
Ang hirap. So, pagka pipihipin ko siya, kailangan tanggalin ko pa yung atomizer. Kaso minsan pagka dahil sa higpit niya habang iniikot ko, umiikot naman, nabubuksan ko yung deck. So, doon lang ako medyo nahirapan. Tapos meron siyang o-ring kanina dito sa may baba. Medyo ano yun, medyo natatanggal siya kasi hindi talaga siya yung talagang nakasakay ng maayos. Yung dito, yung o-rings niya dito sa may baba. Pero kailangan babantayan mo yun. Kailangan laging nasa maayos siyang lagay yung o-rings. Kahit sa ibang mga tank, kailangan nakapwesto yan na maayos kasi kung hindi, maglilik yan dito. Yun lang, pero pagdating sa pagbibuild, napakadali niya i-build. Napakasimple lang pagdating ng sa ano nga, sa pagkukoto niya, ang dali lang din. Tapos yung design na gano'n na nilulusot, sobrang safe nun sa leak. Kung mangyayari lang kapag ka sobrang luwag ng cotton mo, yun nga, lagi ko naman sinasabi na higpitan nyo at dapat saktong-sakto dun sa suksukan ng juice yung lalagay nyo yung cotton para maiwasan nyo yung leak or makainom kayo ng juice sa mga tank. All in all, okay siya sa akin. Okay na okay sa akin yung itsura niya. Hindi ako nalalakihan. Sakto lang. 24mm. Madali ko siya eterno sa kahit anong mod na ilalagay ko. Yun ang lahat para sa video na to. Maraming salamat sa nanonood at tumangkilik ng t-shirt ko. Maraming salamat sa inyo. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At i-like nyo rin yung Facebook page ko para ma-update kayo dun sa mga i-review ko pa lang. Pinopost ko dun yung mga items na natatanggap ko. Pati sa Instagram, follow nyo ako dyan yung mayroong mga Instagram. Yun lang. Maraming salamat. Vape safe.